Magandang umaga. Nasa Filipino 8 pa rin tayo. Ikatlong markahan, module 6. Pagsusuring pampelikula. Ang ating relax ay nailalahad. Ang sariling bias o pagkiling tungkol sa interes at pananaw ng nagsasalita. Pangalawa, nasusuri ang napanood na pelikula batay sa paksa, tema, layon, gamit ng salita at mga tauhan. At nabibigyang kaulugan ng mga salitang ginagamit sa mundo ng pelikula. Yan. Bago tayo magsimula dito, kunin ninyo ang inyong mga modules at sabayan ninyo ako dito sa talakayan. Sapagkat ang bawat palihang ating tatalakayin ay may kaakibat na gawain sa inyong modules. Yan, handa na ba kayo? At simulan na natin. Okay, subukin. Bago ang lahat, subukin nyo munang sagutin ang mga gawain dito sa subukin. Pero bago kayo sumagot, basahin muna ang panuto. Basahin at unawain ang mga pahayag sa bawat bilang. Piliin at isulat ang letra ng sagot sa iwalay na papel. Yan. Kung tapos na kayong sumagot, ininext ko na ang slide. Okay, balikan. Sa parteng ito, iyong balikan ang nakaraang aralin tungkol sa iba't ibang uri ng programang pantelebisyon upang malaman ang iyong natutuhan ukol dito. Panuto, isulat ang tama kung wasto ang pahayag ng bawat bilang at mali naman kung hindi. Isulat ang sagot sa iwalay na papel. Tuklasin. Mahusay nasagot mo ang naunang gawain. Halina't iyong panoorin basahin ang isang halimbawa ng pelikula na tiyak nakapupulutan mo ng magandang aral na magamit sa iyong buhay. Yan, hello love, goodbye. May mga tauhan dyan, suriin nyo. Okay, paksa, tema, layon. Yan. Okay, gamit ng salita. Ilan sa mga salitang ginamit sa pelikula ay ang pambansang salita dahil pagiging romantiko nito, punong-puno na hugot at iba't ibang klaseng emosyon na may masasagi at masasaging bahagi ng iyong puso na talaga namang matatangay ka ng mga linya. Okay, pag-unawa sa binasa. Ano-anong pamamaraan ang ginawa ni Joy upang matustusan niya ang mga pangangailangan ng kanyang pamilya sa Pilipinas? Pangalawa, ano ang ibig sabihin ni Joy na sinabi niyang ang choice ay para lamang sa may pera? Okay, pangatlo, ilarawan ang mga pangunahing tauhan bilang kabataan, kasintahan, at anak. Pangapat, makatuwiran ba na isinantabi ang pag-ibig para sa ating pamilya at pangarap? Pangatuwiran. Panglima, paano nakatulong ang mga salitang ginamit upang mabigyang kahulugan ang nais ipahiwatig sa pelikula? Yan, suriin. Magaling. Narito ang mga kaalaman na makakatulong sa iyo upang higit mong maunawaan ang aralin. Okay, basahin sa ibaba ang suring pelikula. Panoorin sa YouTube ang 7 days sa link na ito. Yan, https na may www.youtube.com. Watch. Mapapanood, paalala. Yan, okay. 7 Sundays sa direksyon ni Candy Molina. Yan, basahin nyo. Okay, sunod. Yan. Okay, sunod. Nandyan yan sa inyong modules. Basahin nyo lamang. Next. Okay. Mga salitang ginamit sa mundo ng pelikula. Binilakang tabing. Silver screen o sinihan. Pangalawa. Sine. Lugar panooran ng mga pelikulang nakaanunsyong panoorin.
pangatlo, bukas. Salita ng isang ginamit ng direktor kung saan nasisiyahan sa pag-arte ang mga eksena ng hindi maayos ang pagkakagawa. At pang-apat naman ang lights, camera, action, hudyat na magsisimula na ang pag-arte o ang pagkuha ng eksena. Panglima, take two, tumutukoy sa kung ilang ulit na kinukuhanan ang eksena. At pang-anim, direct, tawag sa mga taong nagmamaneho sa artista, lugar, iba pang gagalawin o gagalaw sa pelikula. Panglima, apang pito, bida, tawag sa taong pinakatampok sa pelikula. Pangwalo, kontrabida, katunggali ng bida na nagbibigay intense sa isang pelikula. 9. Okay, taping na. Formal lang hudyat ng taping ay magsisimula na. 10. Break. Break. Saglit na pamamahinga o pagtigil sa pagkuha ng eksena. Okay, 11. Angulo. Tumutukoy sa ganda ng kuha sa lugar, eksena at pag-arte. 12. 12. Artista. Mga taong gumaganap ng bawat papel na hinihingi ng istorya. Musika. 4. Naangkop sa kwento ang eksena o eksena at galaw ng bawat tauhan. 14. 14. Kasaysayan ng pelikula. Teksto o nakasulat o nasusulat na paglalahad sa pelikula. Kasama ang mga detalye ng aksyon at mga pamatnubay na teknikal kailangan sa produksyon. Kasunod, pagyaman kailangan sa produksyon. Kasunod, pagyamanin, gawain, uwan. Lahat-lahat, panuto, gamit ang mga grapikong pantulong, ilahad ang sarili mong bias o pagkiling sa interes at pananaw na mapahayag ng pangunahing tauhan sa pelikula. Pelikulang Hello, Love, Goodbye. Gayahin ang format at sagutan ito sa hiwalay na papel. Yan. Okay, gawain ito. Ala, suri. Panuto. Suriin ang pelikulang 7 Sundays. Batay sa paksa. Tema, layon gamit ng salita at mga tauhan nito. Gayahin ang pattern at sagutan ito sa hiwalay na papel. Okay, gawain 3. Punan kahulugan. Panuto, bigyan ng kahulugan ng ilang mga salita ang ginamit sa mundo ng pelikula. Gayahin ang format at sagutan ito sa hiwalay na papel. Okay. Sa isip. Panuto, punanampat lang upang mabuo ang paksang tinatalakay. Isulat ito, itong muli at sagutan ito sa hiwalay na papel. Yan, isagawa. Panuto, pumili ng alinmang pelikulang iyong napanood. Ilahad ang iyong sariling opinyon o sariling bias o pagkiling tungkol dito. Bigyang kahulugan ang mga salitang ginamit at suriin ito ayon sa paksa, layon at mga tauhan. Gayahin ang format sa ibaba at sagutin ito sa hiwalay na papel. Yan. Okay, tayahin. Panuto, basahin at unawain ang mga pahayag sa bawat bilang. Isulat ang letra ng tamang sagot sa hiwalay na papel. Okay. Kung tapos na kayong sumagot sa tayahin, yan, kasunod. Tapos na. Okay, kung tapos na kayong sumagot sa tayahin, ay tapos na rin ang inyong gawain sa inyong modules. Hanggang dito na lamang, maraming salamat. Hello at magandang umaga. Ngayon ay nasa
week 5 na tayo, Filipino 8, ikatlong markahan. Ang ating paksa ay ang ekspresyong hujat ng kaugnay yang logical. Alamat ni Prinsesa Manora. Okay, ang ating milks ay naipapahayag sa logical na paraan ang mga pananaw at katuwiran.